Hey, what is up guys? AK here and welcome back again to my channel. And for today's video, ang gagawin natin ay, ano nga ba? So, bago ang lahat, alam kong pansin nyo yung mga yan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 4 yan. So, yun nga, for today's video ay ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng honest review sa product na ito. RYX Poreless Maintenance Set. Ito sponsored at disclaimer lang din, lahat ng sasabihin ko ay based lang sa experience ko at sa naranasan ko sa paggamit ng product na to. Ano lang to, honest review. Sasabihin ko talaga kung ano yung ayaw ko, kung ano yung gusto ko sa product na to, okay? So almost 3 weeks na nga ako gumagamit nitong product na to, yung RYX Poreless Maintenance Set. I-share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit ko ng product na ito, kung ano yung mga nangyari, kung ano ba yung ayan, kitang-kita nyo naman yung mga nangyari. So, itong product na ito pala is para sa mga parang gusto ng ano, maging poreless ang kanilang skin. Pero hindi mangyayari yan dahil ang pores ay lumiliit lang naman. Hindi naman siya talaga nawawala. Tinan nyo, ang dami pa din mga chismis dyan. Pati buhok sa ilong, yun yung chismis. So, ito, simulan natin ang video na to sa disclaimer, okay? Unang-una, hindi po ito sponsored. Lahat ng sasabihin ko ay based lang sa aking experience sa paggamit ko nito. Takin muna natin. Yung mga bagay na sasabihin ko sa inyo ay maaaring sa akin lang nangyari kasi iba-iba naman tayo ng skin type. Hindi ko din alam kung ano yung skin type ko. Oily. Basta medyo oily siya na yon, oily. Iba-iba naman tayo ng skin type kaya iba-iba din yung mga products na dapat nating gamitin. Better na mag-consult tayo ng dermatologist about that. Pero ako, syempre, ano lang, experiment lang. So ayun, yung mga bagay na nangyari sa akin ay maaaring hindi mangyari sa inyo. Pero ito yung mga bagay na na-experience ko sa paggamit nito, okay? So ano pa natin, simulan na natin ng video. So ito nga ay para sa mga naghahanap ng mga pang skincare or gustong itry itong product na to. Kung gusto nyo pa ba siya itry or ayaw nyo na pagkatapos nyo panoorin ng video na to. So ito yung mga na-experience ko lang ha. So simulan natin dito sa kanilang. Ito yung mga nilalaman ng box. Naitapon ko na yung box. Ang tagal na kasi 3 weeks na akong gumagamit nito. Naitapon ko na yung box. Pero ilalagay ko yung picture dyan. Ayan yung kanyang packaging, yung kanyang box. Ang nilalaman niya ay ito. Itong mga to. Medyo hindi na siya ganun ka-fresh. Kasi nga 3 weeks na ako gumagamit nito. Itong mga ito. Ayan. Ito yung kanyang nilalaman. So ayan, 3 weeks na ako gumagamit nito. So ang naglalaman siya ng itong kanilang RYX Skin Sincerity Poreless Gel Cleanser. Ayan, wow! Kala mo nagpo-focus, basta ayan siya. Tapos, gagamitin mo ito pang day and night. Tapos meron din silang RYX Skin Sincerity Poreless Toner. Ayan, ito ang kanilang toner. So yung kanyang kulay ay pang kikay-kikay, no? So, sabi ko naman sa inyo, ang mga skincare products ay ginawa para sa balat. Kung may balat ka, pwede mong gamitin yan. Ayan. Pero syempre, mag-consult ka pa din ng dermatologist. Pero kung gusto mo naman mag-experiment, mag-explore ng mga skincare products na malay mo, hiyang sa'yo, edi mag-try ka nang mag-try. Ikaw ang bahala. Balat mo naman yan. O, balat ko naman ito. O, next. Meron din sila day cream. Ayan, poreless day cream. Ayan, medyo maalikabok na ang ating. Wow! Focus yan. So, ayan. Tapos meron din silang night cream. Ayan. So, kadalasan naman ng mga skincare products, ganyan. Meron toner, meron pang wash, at meron pang day cream na may SPF at night cream. Ito, hindi ko alam kung may SPF sila. Ang mga ingredients niya ay aqua, sodium, cocyl glycinate. Hindi ko alam, hindi ko mabasa. So, i-search nyo lang siguro yung mga ingredients. Mayroon si glycerin, agua, potassium, alang. Basta yun, isa yun yung mga ingredients niya na andyan. Hindi nyo siguro siya makikita. Hindi naman to, ano, hindi man ako talaga nagre-review ng mga ganito. Yun sa mga terms, hindi ako sa mga terms, sa ano ako, sa effect. Wow! Ayun, so sasabihin ko sa inyo yung epekto ng paggamit ko nito, okay? Ang ginagawa ko pag hihilamos ako, eto, watch this. So, ayan, nilalagay ko lang siya ng ganyan sa kamay ko. Ano siya? Gel type siya. Ito, gel type. Tapos, ang nakalagay na direction sa kanya, wet your face and squeeze a small amount of poreless cream cleanser in your hands. Rub your hands to lather and apply to your face.
This product is made with the mildest and skin-loving ingredients that will clean and brighten your face after every wash. Use repeatedly for best result. So ayun na nga daw, lagyan mo daw siya sa kamay, tapos ano siya, gel type. Ayun kung makikita niyo dyan, gel type siya, tapos hindi siya ganun kabula. Kasi mild nga lang siya. Kahit ginanyan ko sa kamay, katignan nyo, hindi siya ganun kabula. Kaya dinadamihan ko yung lagay niya. Pero kayo ang bahala kung gusto nyo damihan or gusto nyo untian lang. Ang ayoko dyan, ayun nga, hindi siya mabula. Gusto ko pag kayong sa mga sabon, gusto ko yung mabula. Para ramdam mo, naramdam mo yung mga effect ng mga ingredients niya. Ganun, sa akin lang. Ayan, ganun lang. Tapos ilaban-laban mo na siya. Yun. So ayun, kanina yun. Kanina pa yung video na yon. So, eto na. Eto lang kanyang result. Ayan. After mo siya mabanlawan. So, ang next naman ay yung toner. So, ang ginagawa kong madalas, kuha ka lang ng bulak, tapos lagyan mo na itong toner. O, diba? So, pagka basa-basa na siya, okay. So, lalagay mo na siya. So, mga una gamit ko, hindi siya mahapdi sa ano, sa balat. Pero ang nakalagay, meron siyang konting hapdi pag nilalagay mo. Pero hindi. Ang mahapdi niya lang, ayan dyan sa mga patigyawat. Medyo lang. Tolerable naman yung hapdi. Pero yung buhok sa ilong, hindi tolerable yan. Yan. Ah, ganyan-ganyan mo lang siya. Itong part na to, parang medyo lumiit nga yung mga pores niya. Pero itong part na to, hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi po ito sponsored, ha? Ayan, medyo mahapdi nga siya din sa mga ganyan na. Let your skin absorb the product. So, upwards pala. Pag maglalagay daw kayo, upwards. Pero kung saan kayo masaya, yun ang gawin nyo. Na niya, namumula siya kasi medyo mahapdi. Medyo lang naman. So, slight lang daw dapat yung ganyan. Huwag niyong kakuskusin. Tumatanda na. Dahil na natin puting buhok. So, after daw nun, pagpahingahin mo muna ng mga kahit 30 seconds or 1 minute para ma-absorb niya yung product bago mo siya lagyan ng iba. Maaga pa naman, gagamit tayo ng day cream. Poreless day cream. So, ang na-feel ko sa paggamit ko nung toner, yung ano, yung etong wash, etong cleanser, wala ka talagang ma-feel pagka ginamit mo. Walang hapde, walang kung ano man. Siya, mabango siya. Tapos etong toner naman, ayun nga, may konti siyang hapde. Tapos mabango din siya. Mabango lahat. So, ang next naman natin ay etong day cream. Okay? Pagdalagay ko sa kanya dati. Before. Wow, yung mga 1 week pa lang. Sa kamay ko nilalagay. Ganyan. Ay! Tapos ginalagay ko lang ganyan. Pero ngayon, ganito ko na siya nilalagay. Mas madali. Ganyan-ganyan mo lang siya. Diba? Lagyan ko na yan. Tapos after nun, kakalat mo na lang. Kalat mo lang siyang ganyan. So makikita niyo kung anong nabibigay niya. Kung mayroon ba siyang instant glow effect. Or kung ano man. Walang nakalagay sa kanya na may SPF siya. Hindi ko alam. Comment below kung may SPF na ba to. Kung alam naman. Hindi ko pala napakita sa inyo ang kanyang consistency. Wah! Ang kanyang kulay. Ito siya, oh. Sumasama. Yan siya. Okay. Pag natuyo siya, hindi siya yung malagkit na ano, na mga day cream. Di ba may mga malalagkit? Ano agad siya? Pagka ganyan mo, mga 5 seconds pa lang, wala ka nang mararamdaman na parang may cream pa. Tapos wala ding mga dikit-dikit. Oh. Wala, hindi siya nadikit. Wala na, tuyo na agad siya, ganun. Yun yung gusto ko sa product na to kasi hindi siya malagkit. Ayoko ng mga malalagkit na cream. At diba? So pagka naman gabi, ito yung ginagamit ko, yung kanyang night cream. Meron siyang night, ayan, may tatak siyang night dyan. May day naman dito sa kabila, di ba? So ayan, yan lang ang routine ng ating paggamit itong RYX. Medyo nangangalahati na or lagpas kalahati na yata to. So tatapusin ko siya hanggang 1 month para malaman talaga natin kung ano yung effect niya, kung mawawala ba yan, ayan. Or kung reaction lang yan ng aking balat kasi nga
First time ko lang gumamit nitong product na ito. Sa ibang mga product naman na nagamit ko, hindi ako nagkaganyan. Kung may mga pimples na tumutubo, mga ano lang, ganyan lang, maliliit lang. Pero ngayon lang ito nangyari, itong ganyan. Siguro kasi nabablock niya yung pores, kaya hindi nakakasingaw ang mga tigyawan. Hindi ko alam, basta ganun. So titingnan natin kung mawawala yan sa pag 1 month na paggamit ko nitong RYX Poreless Maintenance Set, okay? Doon naman tayo sa pinaka-ayaw ko at pinaka-gusto ko sa product. Ang pinaka-ayaw ko ay, yun nga, hindi siya masyado mabula dito. Dito, hindi siya masyado mabula sa cleanser. O, pero ang bango niya. O, next naman ay, dito sa toner, ang pinaka-ayaw ko dito ay, wala, okay ako dito sa toner. Tapos, dito naman sa day cream, okay din ako sa kanya. Kasi hindi siya malagkit. Tapos dito sa night cream, okay din ako dito. Kasi hindi nga siya malagkit. So, ang consistency pala nitong night cream, para makita nyo lang. Hindi siya ano, parang gel siya. Ayan o. Kita nyo ba? Kita nyo ba? Ayan, parang gel lang siya. Ganun lang siya. Tapos mabango din siya. Magkakaamoy naman sila yung toner, yung wash, magkakaamoy sila. Mabango sila. Okay, so ayun, ganun lang siya gamitin. Twice a day ko siya ginagamit, sa umaga or tsaka sa gabi. All in all, wah, hindi ko siya masyado nagustuhan kasi nga tinitigyawat nga ako. Ayan o, 1, 2, 3, 4. Yan yung reaction niya. Or hindi ko alam kung may iba pang akong ginagawa na nakapag-trigger ng tigyawat, like nagpupuyat, ganyan. O sa mga kinakain ko, hindi ko alam. Pero ayan, nagganyan siya. Kitang-kita niya naman. Tapos may mga iba pa dito. So, titingnan natin sa 1 month na paggamit natin ito. Okay. So, ayun. Sabi ko nga, iba-iba tayo ng skin type at iba-iba yung pangangailangan ng mga balat natin. Hindi naman ako nag-consult ng dermatologist. Kaya kasalanan ko din kung bakit nagkaganto ang aking balat. So, depende kung anong skin type meron kayo dun sa product na dapat nyong gamitin. Mag-search-search din kayo, syempre. Lahat naman nasa internet na malalaman nyo din yan. So, siguro, ayun, hindi lang ako hiyang dito sa product na to. Or siguro sa simula lang itong reaction na to. Pag tumagal, magiging okay din yan. Titingnan ko pa. Gusto kong i-continue pa yung paggamit nitong product na to. Kasi, ang lalaki kasi ng mga pores ko dyan. Parang kasyang pasukan ng daliri na yun. So, titingnan ko yung pinakang resulta niya. Tapos, ipopost ko na lang din siya kung gusto nyo sa aking Instagram. Pwede nyo ako i-follow, nandyan lang sa description box dyan sa baba. At kung gusto mo pa ng mga ganitong video, mag-comment ka lang din dyan sa baba. At kung may mga videos ka pa na mga products ka pa na gusto mong i-review ko, i-comment mo dyan sa baba. I-review natin yan. So advice ko lang para sa mga nakakaranas dyan ng mga acne breakout, ganun, ng malalang acne. Nabanasan ko din yan dati. Kita niyo siguro sa thumbnail. Kita niyo siguro dyan sa thumbnail or picture, ilalagay ko din dyan. So, yan yung mukha ko talaga dati. Ano lang, tiyaga lang. Tiyaga lang para sa clear skin. Sana all. Ayun, so huwag kayong mapanghinaan ng loob kung huwag mawala yung confidence niyo kung kakaroon kayo ng mga acne problems. Pero alam ko hindi naman yan maiiwasan. Siyempre, di ba, nababawasan yung confidence natin. Minsan ayaw natin lumabas. Pero ano, okay lang yan sa panahon ngayon, 2021 na. Parang hindi na mahalaga kung ano man yung na meron kang acne. Hindi na yan big deal. Ganun. Ano lang, tiyagain mo lang na hanapin kung ano yung product na hiyang ka. Yung product na sa tingin mo ay makakapagpakinis sa'yo. Siyempre, kung kaya mo naman na pumunta sa dermatologist, mas okay yun kasi mas maa-advisean kanila para sa mga products na dapat mong gamitin sa face mo. So, yun lang. So, kung nagustuhan yung video na to, huwag nyo kalimutang bigyan ng video na to ng thumbs up. And don't forget to click the notification bell para maging updated kayo every time na may mga video ako na ganito. Tapos, pagka gusto nyo pa ng ibang mga products na i-review natin, comment nyo lang dyan sa baba. Hindi, i-review natin, itatry natin siya. Para sa inyo. Para sa inyo. So, thank you sa panonood. So, sana natulungan ko. Basta, ang pinaka, ano lang, punot dulo nito, hindi tinigyawat ako dito sa RYX na to. Pero, syempre, depende pa din yan sa balat nyo. So, ganyan yung reaction ng balat ko sa RYX. Ayan.
for less maintenance. So hindi ko intention na manira ng product or manira ng brand. Honest review lang to, ganyan talaga yung nangyari sa ano, sa ilong ko. Ayan. So yun lang sa it, guys. Keep safe and see you guys again on my next video. Bye!